Lahat sa naman pong napakagandang umaga ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin upang tayo po ay sumasama at magsalo-salo sa salita po ng Diyos ang pagkain ng ating pong kaluluwa. Amen. Amen po. Magandang umaga pong muli. Ayan, magpapatuloy na po tayo sa atin pong pag-aaral. Ang topic po natin ay katulad ng topic natin kahapon. Ayan. Okay, at yan. The Greatest Love of All, Part 3 na po tayo. Ha? Ayan, tayo po ay tatlong araw na nag-uusap tungkol po sa Greatest Love of All. Nagsimula pa tayo noong February 1, February 2 kahapon at hanggang ngayon. So, The Greatest Love of All, walang iba po yan kundi it is the love of God. Ano po? Love of God. Ang pag-ibig po ng Diyos, yan ang pinakamataas na pag-ibig sa atin. Ano? Bakit? Kasi yan po ay galing sa Diyos. Ang pinakamataas din. Ano? The name above all names. Yan. The King of Kings and the Lord of Lords. So kung siya po ang pinakamataas sa lahat, pati yung pag-ibig na galing sa Kanya ay pinakamataas din uri ng pag-ibig. Ano po? Hindi lamang dahil sa Kanya, kundi the quality of love na Kanyang binibigay sa atin is also the greatest quality of love na atin pong naranasan. Mahalaga po yan. Ano? Hindi lang tayo basta inibig, kundi mahalaga rin yung quality ng pag-ibig. Parang ganito yan. Yung sa mga lalaki, nanliligaw, di ba? Sinasabi natin, I love you. Ang tanong, anong klaseng love ba yung sinasabi natin? O, ibang klaseng klase ng love. Madali kasi sabihin yung I love you, baka namang crush-crush lang yan. Na, nakukyutan ka lang, I love you na. Pag sinabi nating love, abay, maraming responsibility ang katumbas po niyan, ano? Ang love po ay may kasamang responsibilidad, hindi lang basta sinasabi at hindi lang nakukuha sa mga pa-joke-joke, pa-cute-cute, ano? Yan po ay merong malalim na responsibilidad. Kaya kung hindi mo kaya ang responsibilidad, huwag mo sabihin mahal mo isang tao, ano? Baka maniwala. Tanda nun natin, no? Ang pag-ibig, merong kasamang responsibility. Pagka sinabi mong, I love you, ayan, I am willing to sacrifice for you. Ibig sabihin nun yan, ano? I am willing to die for you. Ayan, I am willing to do my best for you. Yan ang ibig sabihin nun ng I love you. Oh. Hindi yung pag I love you, kinikilig na agad. Hindi o ganon, hindi pakiligan ng pag-ibig. Kailangan kasama ang responsibility. Without responsibility, there is no love. Mga self-gratification lamang yan pagka ganun, ano? Pag walang responsibility, ay puro ano yan, pleasure love ang tawag ko diyan. Ano? Mga pag-ibig na nakabatay lamang sa mga masasayang bahagi ng buhay, sa mga masasarap na bahagi ng buhay, mga pleasure, pero pagdating na ho sa responsibility, paano mo isusustain yung love, ano? Paano mo isusustain yung life? Paano mo isusustain yung relationship? That's another story, di ba? Kaya ho, sa mga, lalo mga teenager, oh, mga bata, kumisa nga elementary, nag-I love you na eh. Tapos mga high school din, no? I love you. Hindi man naiintindihan kung anong ibig sabihin nun at kung ano yung mga responsibility. Ano? Akala nila kung mo magkasama, I love na yun. Pag sinabi mong I love you, I am willing to sacrifice my life for you. I am willing to die for you. Na yan naman ang ipinakita ng Diyos sa atin. Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ano? Talagang sinacrifice niya yung kanyang anak. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak. At yung kanyang anak ay namatay para sa atin. Wow, grabe. No? Yan po ibig sabihin nun ng I love you. Pag sinabi mong I love you, abay, anong pwede mong isacrifice in the name of love? Yan ang dapat nating alaman, no? Hindi yan pakiligan lamang, ano? At padamihan ng mga texts, ng mga jokes, ng mga hugot. Pagalingan sa games, ano? Sa basketball, yan yung mga hunanga natin. Wala masama ho di yan. Kaya lamang oh, sasamahan natin ng responsibility. Kailangan balanse yung pag-ibig. Oh. Hindi lang puro masasarap na bahagi ng buhay. Yung mga responsibilidad dapat din natin iniisip. Yan po ang totoong love. No? Yan ang totoong love. Ayan. At yan na yung matitingnan pa natin sa ibang mga bahagi.
ang totoong love. Pero ito, no? Pusan po natin ating Biblia, 1 John 4:7 to 11. 1 John 4:7 to 11. Ayan. Sige po. Pabasahin ko po. Sabi rito, "Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God, and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another." Okay. Okay. So, dito po makikita po natin ang kinalakay ni Apostol Juan, the John the Beloved, ano po ang tungkol po sa pag-ibig. At ito yung ang highlight ng pag-ibig na sinasabi po rito ni John the Beloved is about God. It is about God. Una, makikita natin ang pag-ibig, ang Diyos ang source ng pag-ibig. Ayan, ang Diyos ang source ng pag-ibig. Okay, siya yung pinanggagalingan, siya sa kanya galing ang pag-ibig. Sabi dito, "Let us love one another, for love is of God." Ayan, pag-aari ng Diyos yan, karakteristik ng Diyos yan, attribute ng Diyos yan, yung pag-ibig. At sa kanya lang po nanggagaling, kumbaga sa kuryente, kailangan ikaw ay nakakonekta sa generator, no, kaysa sa power station. Doon manggagaling ang kuryente. Pag ikaw ay walang connection doon, hindi ka makakakuha ng kuryente. Ganon din, ang pag-ibig ay galing po sa Diyos. Pag wala tayong connection sa Diyos, eh hindi tayo pwedeng umibig ng pag-ibig na katulad ng sa Diyos. Siyempre, pwede tayo namang umibig, kaya lang ang tanong, yung bang pag-ibig niyan ay katulad ng pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, that is the greatest love of all. Na yan naman ang dapat nating maramdaman upang ito naman ay maiparanas din natin sa iba, hindi po ba? Kaya yan lagi kong sinasabi, we cannot give what we do not have. Kung wala tayo, wala tayong ibibigay. Kaya kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos, anong klaseng pag-ibig meron ka? Anong klaseng pag-ibig ang pwede mong ibigay sa mga tao? Hindi, siyempre, that is a kind of love na yung galing sa tao, di ba? Makita naman natin, meron man talaga mga taong sincere kung magmahal, lalo na yung mga magulang. Ano? Bakit ganon? Kasi naramdaman nila yung pag-ibig din ng kanilang magulang. Kaya alam nila kung paano rin magmahal bilang magulang. Ayan, kasi naranasan nila, meron sila noon. Pero yung God's love, ito po medyo mabigat ho ito. No? Kasi nga po, ito yung talaga may sakripisyong kasama. At mabigat na sakripisyo, hindi ordinaryo sakripisyo lang. Ano? Ganyan po ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. So, ang pag-ibig, ang Diyos ang source ng pag-ibig. God is the source of love. Number two, hindi lamang God is the source of love, God is love. Yan, ang Diyos ay pag-ibig. Yan, yan po. Verse 8, "He who does not love does not know God, for God is love." Ayan. Kuminsan, ginagamit ito ng mga nanliligaw eh, no? God is love. Huwag natin isama sa panliligaw yung God is love. Ano? Iba ho yung pag-ibig ng Diyos. Iba yung pag-ibig ng tao. So, ito po. It is the greatest love of all. Ano? Yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kaya pag nag-express siya ng kanyang attribute, lalabas doon, isa sa mga attributes niya ay ang pag-ibig. Kaya po, pag nag-express siya ng pag-ibig, ito po yung dalisay, 100% love. Ano po? Napakaganda, napakalalim na pag-ibig sapagkat siya mismo ay pag-ibig. Hindi lang siya source, siya mismo ay pag-ibig. God is love. Pero ang iwasan ho natin, yung baliktarin. Ano ho? Ito ho ang problema ng maraming tao, binabaliktad. Ginagawang love is God. Hindi ho pwede yan. Ano? Hindi po pwede yan na love is God. Pagkaya ni binaliktad natin, ginawa na nating Diyos ang pag-ibig, ay magkakaproblema ho tayo.
ano, sapagkat ang mangyayari, yung pag-ibig na yon ang magiging Panginoon na natin, ano, magiging sunod-sunura na tayo sa pag-ibig. Hindi ho ganon. Kailangan tayo sa Diyos na sunod, hindi ho sa pag-ibig. Oh. Bagaman mahalagang lahat ng ginagawa natin ay udyok ng pag-ibig, pero huwag ho nating gagawing Diyos o Diyos-Diyosan ng pag-ibig. Ano, ibig sabihin, kapag tumibok ang puso, ay wala ka na magagawa kundi sundin ito. Huwag ho ganon. Delikado po yan kasi ang tibok ng puso ng tao ay iba't iba. Diba? Ngayon, eh, maayos ang tibok ng puso mo, maya-maya, iba na. Diba? Ngayon, ikaw yung mabait, maya-maya, galit ka na. Diba? Pabago-bago yan eh. Kaminsan eh, nagagandahan ka doon sa isang babae, eh, maya-maya, iba, may dumaang maganda. Eh, nagandahan ka rin. Ano? Nagkakras ka doon sa isa, nakakita ka na naman ng maganda. Na nakrasan mo na rin. Dumami na ng dumami. So, hindi ho ang pag-ibig ang ating sinusunod. Ang sinusunod natin ay ang Diyos na pinagmumula ng pag-ibig. Oh, kaya ho, wag ho natin gagawing love is God. Kailangan, God is love. Oh, God is love, but love is not God. Wag natin gawing Diyos-Diyosan ang pag-ibig sapagkat ito ipapahamak ho tayo diyan. Ano? Hindi tayo dapat maging sunod-sunuran sa pag-ibig. Tayo dapat ay sunod-sunuran sa Diyos. Okay. Isa pang magandang matutunan natin sa ating binasa ay ang katotohanan na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ano? It is God who loved us first or who first loved us. Ang Diyos po umibig sa atin, di ba? Sabi rito, verse 10, in this is love, not that we love God, but that He loved us. Ayan, ang Diyos ang umibig sa atin, ang Diyos ang umibig, unang umibig sa atin. Tayo ay nagre-respond lamang sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. At ang kagandahan nito, ang kanyang pag-ibig, meron pong manifestation, meron pong kapahayagan, merong work na kasama, no? Hindi lang puro love, may kasama pong work. Ayan. Ito po na sa mga sumusubaybay, ano po, ito na nadaanan na natin, itong mga nagdaang araw, nang tinalakay po natin itong tungkol po sa expression ng pag-ibig po ng Diyos. Ayan. Pero na maganda po na nating makita kung paano niya in-express ang pag-ibig niya. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano po? Ayan. Verse 9, in this, the love of God was manifested toward us that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Ayan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo mabuhay para sa kanya, magkaroon ng relasyon sa kanya. Tapos dito sa verse 10, in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ayan, naging pambayad, kapalit ng ating mga kasalanan. Kaya napakadakila po ng pag-ibig po ng Diyos. Ano ho? Ayan. Meron pong isang pastor na puti, o Amerikano siya, si pastor, o kung tawagin niya, Dr. Harold Sela. Yan. Meron siya dating programa sa radyo na 5 minutes lang, ano? 5 minutes lang siya mag-message. Tapos sa katapusan, sa huling bahagi, lagi niya sinasabi. Regular niya sinasabi ito, ano? Sa kanyang pagtatapos, ito kanyang closing statement. We can give without loving, but we cannot love without giving. Wow. Ulitin ko po, ah. Yeah, pwede niyong isend dyan sa mga kunin niyo, mga gusto niyo magpa-impress. Sabi po niya doon ay, we can give without loving, but we cannot love without giving. Okay. Yeah. Bilang kapahayagan ng pag-ibig, eh, kailangan meron tayong binibigay. Ano? At syempre, kapag ho, kapahayagan ng pag-ibig, pagka tayo nagbigay, the best. Yeah? Kung magbibigay ka ng bagay na walang kwenta, hindi ho pag-ibig yun. Ano? Yun ay ano, wala ka lang mapagtapunan ng surplus mo. Diba? Wala ka mapagtapunan ng surplus. Ayan, mga basura mo na yan, mga bagay na ayaw mo, wala kang mapaglagyan, wala kang mapagtapunan, siya mo ipapamigay, di ba? So, ganun po ang pamimigay ng mga bagay na hindi mahalaga sa atin. Ano po, pero ang Diyos, iba.
Kahit ang dami-dami niyang pwedeng ibigay sa atin, pinili niya yung best, yung kanyang anak, ha? Para maging pantubo sa ating pong mga kasalanan. Ganyan tayo minahal ng Diyos. So, God is the source of love. God is love. And God loved us first. And number four, God expect us to love others. Yan. God expects us to love others. Gusto rin ng Diyos na tayo po naman ay magmahal sa iba. Gusto ng Diyos yung ating natanggap na pagmamahal ay atin ding express sa iba. Ano po? Gusto ng Panginoon na yung pag-ibig na ibinaba niya sa atin ay kumalat, makahawa na parang virus. Oh? Yan po ang gusto ng Panginoon na kailangan kumalat ang pag-ibig niya parang virus sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsishare natin ng tungkol po kay Jesus Christ at sa kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo alang-alang po sa atin. Yan ang gusto ng Panginoon. Ano po? Huwag na tayong magkalat ng mga virus na nakamamatay. Huwag na tayong magkalat ng mga fake news. Kailangan no, yung totoong news, yung good news, hindi ho fake news. At ang good news, meron pag-asa ang mga makasalanan sa pamagitan no, ni Kristo. Pwede tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil lang po kay Kristo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Yan ang pinakamaganda. Hindi lang basta good news yan. Yan yung best news na pwede nating ibalita sa mga tao, especially doon sa mga tao na nawawala na ng pag-asa. Mga taong nawawala na ng direksyon sa buhay. Mga taong hindi alam kung anong gagawin. Po, mga aburido na. Pinakamaganda, ituro natin si Jesus. Ano? Ituro natin ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesus, siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Ganyan ho kaganda ang pag-ibig po ng Diyos. Ayan. Kaya nga po, it is the greatest love of all. Ayan, ha? Huwag kayo maniwala doon sa awiting learning to love yourself. It is the greatest love of all. Hindi po totoo yun. Ang greatest love of all is the love of God. Na kailangan nating maranasan at maramdaman. Pangalawa, kailangan naman natin ding iparamdam. Ano ho? Hindi dapat tumigil sa atin ang pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos. Lahat ng bahay ay meron pong tinatawag nating alulod. Ano ho? Ayan, yung daluyan ng tubig doon sa bubong, di ba? Yung bubong, pag pumatak ang ulan, aagos ang tubig, pupunta doon sa alulod. Tapos mula sa alulod, dadaloy ang tubig, papunta doon sa drainage. Pag ang daluyan ay barado, aawas lang ho yan. Ano, kaya hindi yan makakadiretso kung saan siya dapat na pumunta. So, hindi dapat tumigil ang pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kung naranasan nun natin ang pag-ibig ng Diyos, iparanas din natin sa iba, i-share natin sa iba. Ngayon, kung hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos, wala kang i-share. Balkan po natin sinasabi ko, di ba? Lagi ko sinasabi, you cannot give what you do not have. Totoo naman, sa anumang bagay, no? Sa anumang sitwasyon, hindi ka pwedeng magbigay ng anumang bagay na wala ka. Diba? Wala kang pera, hindi ka pwedeng mamigay ng pera. Wala kang lupa, hindi ka pwedeng mamigay ng lupa. Wala kang alam, hindi ka pwedeng magbigay ng karunungan. Diba? Wala kang sasakyan, hindi ka pwedeng magbigay ng sasakyan. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng mga bagay na wala ka. Kaya kung wala kang pag-ibig ng Diyos, hindi mo pwedeng i-share ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan maranasan mo muna. Ano po, ayan, meron po akong namatay na ho yung aking pinsan . Nagkukwento, no? Masisiyang nagkukwento. Kasi po, nag-i-ahente siya ng insurance. Nag-i-ahente siya ng insurance, pero sabi niya, siya raw, hindi naka-insured. Mabuti, wala nagtatanong, ikaw ba, naka-insured ka ba? Di sasabihin, hindi, ba't mo ako aalokin ng insurance? Ikaw nga, hindi naniniwala sa insurance mo. Di ba? Mahirap po yan. Pwede ka mag-share. Gaya-gaya lang, di ba? Gaya-gaya. Ay, ganun na sinasabi ng iba. Di, gagayahin ko lang sinasabi nila. But in reality, hindi mo naranasan. So, hindi ka pwede mag-share ng experience. Pwede ka mag-share ng intellectual knowledge lang. Ano, head knowledge. Yung alam mo, narinig mo. Ayan, nakita mo. Yan. Pero hindi mo talaga naranasan sa pagkataong pag-ibig ng Diyos. Hindi mo may share yun.
Pwede kang mag-share ng mga verses mula sa Bible, ano? Pwede kang mag-share ng mga natutunan mo mula sa Bible. Pwede mo i-share itong ating live streaming. But the love of God, kung wala sa puso mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo pa nararanasan, hindi mo pwedeng i-share. Pwede mo sabihin, oy, alam mo, mahal tayo ng Panginoon. Pwede mo natin sabihin yon, pero hindi mo ma-share doon yung naranasan mong pag-ibig ng Diyos. Ano ho? Ang nasabi lang natin, para lang tayo nag-share ng information. Nag-share lang tayo ng information, pero hindi tayo nag-share ng atin pong experience at ng experiential truth. Ano ho? Nag-share lang tayo ng informative truth but not experiential truth. Hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos. So, anong isi-share mo? Eh, di yung narinig mo ng nag-preach, nabasa mo sa Bible, mga kung saan mo man nakuha yan, pwede mong i-share yon. Wala naman. Pero, yung pag-ibig ng Diyos na hindi mo naranasan, hindi mo masi-share. Kasi wala ka nun. Kaya mahalaga po, ano? Ah, kaya hindi natin maiibig yung ibang mga tao ng tulad ng pag-ibig ng Diyos. Kasi nga, wala tayo nun. Kailangan nating ma-experience ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi rito, di ba? Sabi natin ulit. Sabi rito, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Ang umiibig daw sa kapwa-tao, ito, take note natin, no? Kailangan ng pag-ibig is a Christ-like love. Yung pag-ibig na galing kay Kristo. So, ang umiibig daw sa kanyang kapwa-tao na katulad ng pag-ibig ni Kristo, ito daw ay yung ipinanganak. Yung ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Pagdating sa verse 11, sabi, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Yan. Kung tayo daw inibig ng Diyos, sabi, dapat daw tayo na magmahal din sa iba. Tama naman, di ba? Maganda po na dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, dahil minahal tayo ng Diyos, i-share din po natin sa iba ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga, hindi tayo dapat maging alulod na barado o kaya tubo na barado na tumitigil ang daloy ng tubig kasi barado. Kailangan ay dumaloy sa atin ang masaganang pag-ibig ng Diyos. Dumaloy kung naranasan natin. Ano? Kailangan ito'y maranasan din iba sa pamagitan ng pagpapadaloy ng pag-ibig po ng Diyos. Tanong, naranasan niyo na ba ang pag-ibig po ng Diyos? Yan po ang palagi po natin binibigyan ng emphasis. Ano po? Kasi sayang naman, isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo, hindi na mauulit yan. Sa susunod ng buhay natin, sa kabilang buhay na. At delikado po kasi dalawang pupunta natin, pwedeng sa langit, pwedeng sa impyerno. Kaya kung tayo po ay maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ayan, tayo punta sa langit. Kung ating tinatanggihan ang pag-ibig ng Diyos, abay, doon tayo sa impyerno. Kailangan natin talaga maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating paghahandog din ng ating buhay sa Kanya. Pagkilala tayo makasalanan, pagkilala sa sakripisyong ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo. Kailangan natin kilalanin yun. At tanggapin si Kristo sa ating buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas. Okay? Sige po, manalangin po tayo. Kung naisunin yung maranasan ang pag-ibig ng Diyos, eh, sumabay ko sa panalangin ito. Sabihin po ninyo, Panginoon, inaamin ko, hindi ko pa naranasan ang pag-ibig mo. Alam kong mahal mo ako, pero hindi ko pa nararanasan. Kulang pa ako sa karanasan ng pag-ibig mo sa akin. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Inaanyayahan kitang pumasok sa aking buhay upang ikaw ang maghari at magpatakbo ng buhay ko. Upang ako'y makapamuhay ng may kabanalan, makapamuhay ng may takot sa inyo, mamuhay ayon sa kalooban po ninyo, hindi sa kalooban ko. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, malaya kang kumilos at gumalaw sa aking buhay, sa aking pagkatao, at mangyari ang inyong kalooban sa buhay ko kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Ayan, napakabuti po ng Panginoon sa atin. Ulitin ko lang po, ano, atin pong mga points. Ayan, atin pong title is The Greatest Love of All, Part 3.
Okay, God is the source of love, number one. Number two, God is love. Number three, God loved us first. And number four, God expects us to love another, to love one another or other persons. Okay, so magandang umaga po. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa inyo pong pagsama. At loobin ng Panginoon, natin pong mga natutunan, mailapat po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, maging inspiration po natin upang tayo po ay tumibay ang pananampalataya at magtagumpay sa pagharap natin sa bawat hamon at pagsubok na dumarating po sa atin pong mga buhay. Ito pong muli ang inyo pong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calanog ng Malabag Community Bible Church, patuloy ng sasabing, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.